agad yan, ng bounce dito. Tama, tama. Isang mabilisan lang. And bukas, abangan nyo, ha? Sigurado, punong-puno na naman. Yes. Ito nga, High Grounds Cafe natin. Pero sa mga malalapit po dyan, no, pwede pa po kayong pumunta dito, guys. May walk-in po tayo. Ngayong araw lang, kasi bukas, puno na. Punong-puno na nga po. So, yan na nga. Guys, welcome dito sa ating game number 2 ng BB Team and Falcons. Anong adjustment yung ating ine-expect? Hero meron talaga. Bang kailangan ng iban dito? Hero talaga. Pick na. Ko, hero yung na pick talaga. Na. Hindi yung ban. Maganda yung ban nila kanina. I think yung pick yung naging problem. Hindi kasi yung parang pagka port pick pa nga nila ng NP, okay pa eh. Reasonable pa yung lineup nila. Nung nagka Wind Ranger talaga, alam mo nang sumama eh. Medyo mahirap, no? Hindi mo, masisisi mo siya kasi last pick eh. Tsaka kung doon yung atake talaga, parang ang hirap niyang huminga yun eh, for Saika eh. Alam mo yun, walang body block sa'yo, walang co-cover sa'yo, walang magsisave sa'yo. Oo, and again, yung ating The International 2024 presented by 1xBet. Shoutout again sa lahat ng nanonood sa atin dyan online, Facebook, YouTube, Twitch, and also sa mga tropa nating nandito sa may High Grounds Cafe. Mukhang nabigyan ng isang mabilis yung BB Team doon, Amar, sa kanyang Primal Beast. Ngayon lang din natin ito nakita. Pero ganado rin yung kanyang performance doon. Planado naman daw nila eh. Nasabi naman ni Awi din kahit pa paano nagbigay ng info, no? Oo, nag-hide pa lang daw sila ng strat, no? Pero mukhang matindi nga yung strategy nila na yon. And ito. Ito talaga. Yan, oh, pinapakita niya. Yun, oh. Hello Kitty, oh. 13-0-8 para dito kay Malrin, no? Na, dikit ka rin ng CM. Oo nga, no? Si Polly, si Polly. Polly, dikit ka rin ng CM. Dikit ka rin ng CM. Dikit ka rin sa mukha mo dyan, oo. Kamaya na. Nalagay ka ng CM. Hindi, kamaya, kala ano yan, kala Sir Jules. Yan, may didikit ng mga sticker yan. Pero ito, mukhang nga kailangan bumawi din itong si GPK. Mayaman yung kanyang Nature's Prophet. Siya nga lang yung may resources talaga. Pero kung ganun yung mangyayari na parang ikakat lang siya nung Sun King, pina-farm yung mid, sabay neutral, tapos siya puro yung mid lane lang yung kanya na pa-farm, lalulugi talaga siya dun eh. Hindi ko alam kung talagang tingin ko ang sakit lang nung ginawa nila kasing pumalag din nung early. Kasi kung habang nangyayari yun, umatake na lang din sila sa top, nakabasag pa sila ng tower eh. Yung nirespondihan pa nila si Wind Ranger. Ang sama kasi, nirespondihan yung isa. Makakapatay nga kayo ng Lina. Kapalit, lima kayo. Basag yung pacing nyo talaga. Pero yung kanilang coach, medyo na-stress na yata dito, guys. Sakit na ang ulo. Iniisip niya, ano bang pagkakamali ko dun? Kailangan ko bang iban yung something talaga? Ayaw niya. Hindi, yan na rin yung epekto nga nung LAN. Yung stress level mo din dyan. Yung mga iniisip mo. Diba? Eh, pero knowing naman tong BB Team, kahit na paano, alam ko, isa to sa team na... Grabe rin naman mag-resist itong mga to eh. Nakita ko na rin kung paano mag-usap-usap to after matalo. After matalo talagang nagko-concentrate sila sa... Nakapokus sila kung ang topic lagi, drop ba? Drop ba? Execution ba? Laging ganun yung nagiging topic ng team eh. Pero syempre, grabe yung bigat din nung bakbakan nila na to kasi... Lower bracket to eh! BB Team, nag-iisa na nga lang pong CIS representative dito sa ating The International. And also... Ang ina-expect natin yung mga team spirit, mga yun yung nandito sana, no? Mga deep run dito sa may TI. Pero BB Team, yung natitira. And kung matatalo pa sila ng isang beses dito, eh matatapos na yung journey nila rito sa The International. And eto na, meron na tayong draft dito. Same ban for Falcons. Pero I think sila yung kumuha pala dito ng ban dun sa may Nage Siren. Okay. Okay. Ah, first pick kasi, yung BB first pick ngayon. Na yung BB. Nagka-trade na eh. Nagkapalit na ng pacing, ng drop. So, ganun din. Same. ST Batrider, tinanggal pa rin dito ng Falcons. Parang same lang din yung tatlo nga nilang binan, no? Nagkapalit lang. No choice lang gawa ng Naga. Oo. Pero itong BB, yung, ano yung magiging priority pick nila dito ngayon? Doom lang ulit yan. Diba? No question as Doom yan or baguhin na nila, mag-support pick na sila dyan. Or kung hindi man, i-BM na nila siguro. Eh, ito na, respect ban na. Sabi dito, pagbigay ulit ng SK, naku po. Eh, kaso yan, binan na. Narinig ka kasi boss eh. Narinig si boss Gauven dyan, Elazar. Sa mga tropa natin nasa may YouTube and Twitch, again, meron tayong double XP points dyan. Mag-ipon lang po kayo, pero BB Team, hindi nila binibigay, no? Hindi nila pinapakawalan, hindi nila sinusuko yung Doom pick nila rito. Kahit nga yung Falcon, sumuko na dyan eh. Ang baba ng win rate eh, no?
Nung last na nakalaban nila, sa spirit hindi pa eh. Mm. Nung una, yung una-una nilang nakalaban, yung paglaglag nila ng lower, talagang ayaw na nila yan ni. And yan oh, sa inyong mga screen, Malrin. So Mirana. And Mirana ang sagot inagaw dito ng Falcons. Flexible? Yep. Hindi, may maganda sa kanila kasi isa si Snaking talaga sa nagpa-uso niyan yung Mirana post 5. Post 5, oo. Natatanda ko pa nung tundal. Hindi rin pe, hindi rin basta-basta kung sakaling magmi-Mirana yan. Hero naman niya dati yan. Carry, skitter, pwede rin yan. Lalo na kung Doom naman to, no? Magamit mo na yung mga skill mo. Yung basta solar mo lang yung solar. Oo, pwede na yon, di ba? Dalawa lang sila. Oo nga, dalawa lang level, yung Mipo level dyan. Mababa level. Mababa level. Pa-shoutout, Boss Alo, Sunrise Conquer from Iligan City. Yun, oh. Si, ano yun? Allium? Allium, shoutout sa'yo, Allium. Okay, natuto na yung BB, tinanggal na nila si Omni Knight. So, nasa idea talaga nga nila yung Mirana na possible i-post for or i-carry. Oo. Kasi nakita mo naman yung epekto, lalo na sa Doom, no? Pagka Doom, nire-repel ang taas ng HP, naka-guardian pa, wala kang anong umagaw para cancelin nyo kasi makapag-TP out na yun eh. Mm. Magandang-magandang sagot talaga yung Omni Knight para sa Doom. Kahit sabihin mong hindi ka nahihil ng purification, but guardian and repel, no choice key. Lalo na sa early kasi, di ba? Experience mo, wala pa naman dapat mga BKB. Pero nire-repel lang. Tapos na. Sayang yung timing ng early level mo na Doom kasi nabubuhay. So, tignan natin kung ano yung bagong pakulo na gagawin dito ng Falcons, ha? Medyo natanggal na rin yung mga heroes nila nung game 1. Kasi mamaya, ganun nga, nagbago nga kayo ng ban. Nagbago kayo ng hero, yung execution nyo. Iniisip ko, yung open na hero ngayon, MK! Ayun, yun pala yung na-open ngayon, kanina naka-ban out, Monkey King. Pwede! Parehas yan, no? Parehas yung joyer ng MK. Kaya nga, eh. Luna tinanggal na rito. So, isa sa mga hero din na lumalabas nga ngayon. Dalawang game na nababan. Kanina naman, binan din nila yan eh. Oo. Talaga nilang ibigay, no? So, may pinakita kanina rito na yung last time na na-pick yung Mirana ng Falcon, si Crit yung gumamit. Oo. 1-0. 100% win rate. And, eto na. Dragonite, yung kanilang pinick dito. Best ano yan eh? Best carry ni Skater yan. Saka ano pa, no? Flex again, no? For mid. Pwede rin, Amar. Ang ganda pa with Mirana, di ba? Yung stun arrow combo. Kung sakali, Tingin ko talaga, taas ng ano yan eh. Kasi si... Hindi na masyadong gusto ni Marlin yan. Mm. Base sa mga hero pulls na nilaro niya, recently, hindi ko pa siya nakita nagde-DK. More on laging Skater. Saka lalo na kung Skater yung gagamit. Ito ka na, condom lang yung katapat mo. Pagka 6 niyan, 6 ka rin, may dragon ka rin, di ba? Hindi ka rin madaling patayin. Uy! Okay. Snapfire, medyo interesting lang. Kasi wala pa naman tayo nakita magandang setup dun sa ulti. Ano kunin na sa third pick mo? Ba, wala pa. Hindi pa maiit yung stage. Ha? Usually, pagka ganun, napakita ka na, nakikiss cam yun eh. Mm-hmm. Wag lang talaga magtropa din eh. So, Snapfire, no? Sino kung magamit ng Snapper sa si Save? Si Save yeah. Madalas eh, si Save. Nakasama kasi yan sa ano. Wow. Okay. Kampunit nila. Nakasama kasi sa may best duo yan. Mm. Yung DK Snapper na duo. Mm. Tinanggal na lang nila kagad, no? And ito. Maganda namang sagot eh. Against DK, dalawang support na, alam mo yun, more on magic damage. Pumupunit ng pumunit. Tama. And ayun na nga, guys, sa inyong screen yung Aegis ng TI. Ngayon, ang sagot dito ng Falcons. Falcons. Same na naman eh. Yan ah. Mag-aamar hero ka na talaga. Again, the classic hoodwink. Hoodwink again. Nakita mo naman yung hoodwink kanina eh. Kaya lang, kompleto na yung lineup nila. Kompleto eh. No? Pag denom, stampede mo na lang, no? Sa bagay, wala nga silang maganda pang disable eh. For what? BB, yung reliable stun na yung direct. Oo. Yung direct. Wala eh. Yung point na stun. Parang yun ang kailangan nila rito sa kanilang ipipick. Maybe pack. Kumbaga kahit mag-stampede kung naka-call mo naman. Dito pa naman nagsashine talaga yung hoodwink pagkalain mo itong mga mini-mini. Kaso biglang dinikay mid, no? Oh, okay. Okay, nalabas nila yung storm ngayon. Patay, Huskar last week to. Kung mag-storm naman pala sila, hindi sila nag-keeper of the light, yun no? Yun na, nagulat din ako. Kakaiba. Hindi naman masama yung storm. Okay, sabihin mo ng flex yung DK. Okay, decent din siya sa lane, no? Hmm. Medyo marami lang talagang parang kasing coconnect na disable sa'yo dito, a storm eh. Oo.
instant pa nga yung iba eh, yung DK stun, diba? Saan ganito kakunat yung igogo mo, center or DK? Para bang kunat kalabaw yun. Para maubos yung mana mo, hindi mo maubos yung buhay nito. Siguro inisip niya na lang para automatic may papasok na talaga dun sa mga support. Pwede. Magkikipagkain niya naman yung Hoodwink and Mirana kung sakasakali, no? Sabagay, kasi ang hinahanap mo for BB, yung pwede mag-initiate. Kasi pang follow-up to eh, ET, Snapfire. Yung sinasabi mong sure na Islanda, kasi sure hila. Ito yung kanilang binan, yung pack. Akala ko nga sila yung magkapak dito kasi nakikita nga natin konti yung disable dito na itong BB. May DK kasi, hindi mo pwede atang basta-basta gawin eh. Baka mag-DK mid kasi. Oo, magkaroon na ng free lane bigla, yung Dragonite. Kung Storm vs. DK, reasonable naman, goods lang siya. Pero parang ikikerry ng Falcon State. Parang 50-50, pero yun nga, yung sa nakikita mo kasi drop nila, mid na lang missing link yan eh. Mm. Kasi kung magkikerry Mirana sila dito, wala nang ano eh, yung magandang post 5 na melee na sasama mo sa Mirana. Kahit no? Mag Void Spirit ka, okay lang din. Nako. Pag hindi mo binan yung MK dito, I think MK itong MK, okay, Falcons. Kung sakali naman, pwede rin pala carry ng BB team, no? Napanood ko nga ano yun? Yun yun, pag nag-MKB, tas may Doom na kalaban, good luck. Diba, yung nandun lang lagi sa may lane ng Doom? Tatambayan? Tatambayan, tas DK pa yung kasama dun sa kung sakasakali mag-carry. Mira na pakamo yung 5. Mm-hmm. Ayun na, sinasabi niya na. Hindi, mag-MK yan, hindi mag-MK yan. Okay, Windranger ulit ako eh. Ba't mo yung MK? Huwag ka na ma-pride, may Doom kayo eh. Kahit sabihin mo Eastern versus MK, dinadudge na lang kasi ngayon yung Remnant yan. Mm, ilang best natin nakita yun. Na kahit hindi ganun ka-solid nung lane ng MK pagdating naman sa rotation. Ano no? Ba ano ni Marlene sa MK? 3-0 na ata MK niyan eh. Huwag mo na ibigay. O, oh, parang nakita ko 3-0 record yung MK. Wala rin talo pa. Nako. Yun na nga. Doon na nga patungo pag dinilabinan. Kung idol yan, ano pipick niyan? Bold Spirit. Ay. Sino ba? Ayun, Medusa. Ganyan-ganyan, no? Okay. May AM. In AM. Napilita mag-AM. Ganda, oh. AM, oh. Wala ka lalagyan ng center, eh. Mapapa-AM carry ka talaga. AM carry yan. Sa bagay, pasok, no? Pwede mong mapabalik lang yung Doom. Mm. Tapos si Storm Medusa, kahit sino'y void mo nga dyan, wawawi, ah. Pasok yun, ah. Di ba mag-AM yan? Or binibate. Sige, mag-AM ka, ganun. Oo. Oh, pwede, ano pa ba mga... Kung sakali naman, mid na maganda against dito sa ano... MK pa din? MK pa din. Ako, naisip pa talaga MK. MK so, pa din, no? Sa Medusa, pumunta ka rin, mamamatay din yan, eh. Pero AM game to? Kung sakali, mid ano, mid... Midstorm. Imi-DK mo lang naman, eh. Mirana, AM... Oo, hindi. I mean, mid ano, mid itong si DK, di ba? Mid mo DK, tas magkikerry ka na, ano, no? Mirana plus AM ka nga lang dun. Pero malakas naman kayo sa lane din. Pero kasi kung gusto mong ganun din, since nakita mo yung epekto nung barag na barag sila early, MK ka na lang. MK, siya. MK, oh. Pwede ka na naman mag-disperser, mag-diffusal. Eh. I think kaya namin din nila dito yung Medusa. Eh, nag-mipo in terms of si late Raulo. Game, no? Eh, nag-mipo bigla, si Raulo. Idol, eh. Dede, may, sabihin ni, ano niyan, easy, may 80, may snapper, huwag tayo mag-ipo. Yun. Ayan, mag-ipo, may 80. Wag, may 80, eh, may 80. Razor! Okay, ay, wala nga naman pakailan. Pwede double core din kami. Okay din. And sa may gitna, no? Magiging Razor versus Storm ang match-up. Pero nagulat ako, ha? Iniisip ko, i-ano nila, i-skita Razor nila, tapos DK mid. DK mid? Oo. Kasi para mas mabilis yung tempo mo sana. And Razor against Doom, happy ka naman sa lane nun, di ba? Hmm. O baka talagang... Hindi, medyo mabubugbog yata yun kasi pwede siyang marotatean. Mas okay yata high-level Razor dito. Ngayon nga, parang naisip ko na parang malakas na lang yung lane nila. O, Razor may decent naman yun eh. DK Mirana kayo sa lane, may kill threat kayo. Mas okay yung Mirana kasi yung support nila kaya parang safe lane DK nila yung much better. And yun nga guys, shoutout agad sa lahat ng nanonood sa atin dyan. Guys, sa mga malalapit ha, sa High Grounds Cafe, pwede po kayo pumunta. May, kita nyo naman, ang dami natin mga previews dito. May t-shirt. Itong sticker, bag, meron. Ito, sa The Armory po yan. Mati yung jacket, yung kanina. Ito, pakita mo. Kay Lu to. Kay Lu yan. Akin na to. Kay Lu yan. Akin na to. Na The Armory, guys. Oh. Malaki sa'yo yan, no? Parang Excel sa akin yan, no? Lupon double XC. Tapos, meron din sa gilid. Yung ano yan? Attribute. Attribute. And then, ang maganda, bang. Aegis ka sa likod. Aegis sa likod. O, parang kahit mabangga ka ng jeep niyan, buhay ka pa. Kaya mo pa, diba? Plus one, ano yan, buhay yan, guys. Plus one life yan, ah. O, yan, o. Okay, ganda, Falcons! Oh. Falcons ako dito. Falcons. Mm-hmm. Falcons pa din. Yeah! Bibi! Ano?
BB, game 3, nandiyan ka eh. 22 minutes ka lang ata. Ang bilis kasi nung ano eh, first game eh. Masyado kasi one-sided, grabe. No? BB, napakalakas kaya niyan. Hindi, dito naman sa dalawang game na to, parang kung magle-late game, mataas yung potential din ng BB, no? Na, medyo talagang, ayoko lang kasing pinagsasama to yung Medusa Doom eh, kaya hindi ako napag-grady dito eh. Tsaka ang ganda ng Razor sa Medusa lagi. At ito yung meron ka ng ano, nakikita question ng question for you. After that first game, you know, didn't go the way that you guys were thinking. And some would say this is a pretty greedy draft. We got Dusa, we got Doom, we got Storm. Do you feel that way, that it's a little greedy? How are you going to make sure that this game doesn't end up like the last one? Первая игра пошла не совсем по плану. Вторая игра, мы пикнули Дузу, Шторма, Дума, и это... очень жадно. Как вы считаете, вы сможете выиграть эти линии? Я думаю, да. Мы команда, которая хороша на линиях. Раз. А во-вторых, мы всегда верим в ГПК Шторма. Юн? Yeah, they think that they are a good laning team, and they believe in GPK Storm. Ah, who wouldn't? Fantastic. All right, now I got a very serious question for you. Falcons has been your nemesis for a long time. You guys have won games, but you have yet to win a series against them. We're at elimination of TI. You're down a game. It all comes to this. Is this the one? Are we going to see the turnaround? Will you be taking this series? And what did you say to your boys? Falcons были вашими заклятыми противниками на протяжении всего времени. И у вас не было победы против них в серии. Сможете ли вы победить? Что ты сказал своим ребятам, чтобы вы смогли их превзойти? И превзойдете ли вы их? Юн? Ну... Раз мы здесь оказались, значит, мы уже достойны. И, конечно, у нас есть хорошие шансы на победу. Неважно, сколько раз мы им проиграли, главное, что будет здесь сейчас. We are already here at the stage, and no matter how many times did we lose, we are here, and we will show the best of it. Fantastic. Well, I sure as heck hope we make it to a game three. Let's hear it, my friends! You want a game three? Yun! Ay, gross, pag-uloy! Yun! And see how this one turns out. Di pa patalo, hindi pa patalo yung mga kakain lang eh. Oo nga, diba? Kanina kasi okay, hindi makausap eh. Sa mga hindi pa naman nakakain dyan, pwede po tayong kumain dito, ha? Kung medyo PG ka, tatlohin mo na. Ito na, meron na tayong game dito. Bakbaka na kagad dito, guys. So, mukhang tigdalawa lang naman na bounty yes. ang makakuha. So much lang ulit para sa lane stage natin. Kanina nakauna itong BB, no? Sa first blood, pero Falcons pa rin yung talagang humawak ng early game. Hindi, kailangan na talaga nilang ipanalo yung lane nila ulit. And siguro nga yung mga rotation or kung papalag ba talaga sa early, yun yung kailangan nilang makawisyon sa sarili nila kung tama ba to o hindi. Kailangan tama lagi yung read nila kung position sa middle lane. Grabe naman talaga ito si Barbie. Kung di siya na gano'n doon, no? First kill, hindi makakalasit yata ito si GPK sa lane, ha? Noong una nga, hindi niya ano eh. Sinisira yung aggro ng creep wave. Hindi niya nila-ride ka sa GPK kahit nag-i-static kill siya. Pwede mo naman gawin yun, para hindi ka ma-aggro eh. Para walang ano, wala nang, hindi pa niya muna yung damage. Dati automatic nag-normal, no? Ngayon pwede mo nang yes talaga. Para pwede ka mag-deny kasi yun yung ginawang mechanics sa kanya eh. Ang bobo nga naman ng sumusubsob ka sa kalaban, hindi ka nakakapag-deny. Auto-normal. Hindi ka rin makalasit. Tsaka na, pag sa teamfight dati nun, naka-first gang kung sino yung target mo, dapat yung static click mo. Eh, kung nag-blade mail, hindi mo mamatigil, no? Tapos. Patay ka pa bigla. Pero yan na nga, Razor versus Storm sa may middle lane. Kali. Namamax niya yung ano, plasma build. Best hero naman niya yan, eh. Isa rin naman yun sa mga goat list dyan, Razor na pick na yan talaga. Yung tatlo talaga na player dito ng ano ng Falcons, yung core nila, ano, nakakagamit ng magandang ano dyan sa may Razor. Talagang medyo nakatuto kasi yung cameraman natin dito sa mid eh. Baka idol niya to si GPK. Kasi nakakaramdam sila dito patayan una eh. Yung baba kasi, yung baba medyo nagbakakabawasan. Pinapaliguan ng skill eh. Oy, ng BB. Papatay niya ba ito? Middle lane, that might be the first blood. GPK, can he survive? One more and that's it! First blood for Madeline with bottle. Not gonna be enough. But nakasecure pa rin, Kimo. Bakit? Ayaw mo pa nun? Ang sarap-sarap na nung ganun trade-off. Guys, that first blood is brought to us by OneXBet. Sobrang-sobrang laki. Up to 12k PHP na po ang welcome bonus pa nag-register kayo sa OneXBet using the promo code QNIC. Malalaking letra lamang. Pero yung wala dito, no? Yung mga all chat. Yeah. Hindi ko pa nakikita. Para kasing worth it na yun eh. May peri-pero pa nga siya, pwede siya mabuhay eh. Wow. Ano gagawin mo kung hindi ka naman healthy? Tama. Mas okay na rin yata talaga nag-reset siya doon. Pwede naman kumuha din siya ng dalawang water run, pero...
wala namang magigain yung kalaban mo eh, di ba? Parang ano din? Parang full wave yun na miss out din ng storm? Kaso hindi ka pwedeng maunahan ng ganun dahil baka mamaya tambayan ka pa ng support dyan. And worse, dahil sabi nga nila, ito yung lahat ng tiwala nila sa storm ni GPK eh. Oo, yung tiwala mo, tas nabubugbog pa yung mid nyo, no? Makikita mo mga 2-dits, 3-dits, nakaiyak na yan eh. Mm-hmm. Ito pa yung mahirap, no? Ito yung tiwala nila sa storm ni GPK, pero hindi ito yung YOLO sila sa storm na meron ba? Keeper, Lion, mga ganun. Walang booster sa storm dito. Akala ko nga talaga mag-ano muna sila dito, Keeper of the Light, pero Skitter, kuha na sila ng 3 minutes. Shab! Pagalingan. Uy, pambilis ang kamay ni Skitter doon. Pero yun, mas malapit yung Healing Lotus sa kanya nung kay Skitter na punta. Nawan ng pumindot. Minsan din kasi wag ka talaga, click lang na click. Pero middle lane, don't tell me for the second time, they need some backup. Elder Titan will be forcing Malrin to back off. Mabubuhay naman dito. Napo-force mo yung mga ganun TP. Sobrang laking bagay nun. Secret ko, connect pa. Pag na-bushwack to, patay. Delikado. Pero na-bushwack will miss. Plasma Field will do. Kaso nga ng GPK, still down. Aray ko, babe. 2-0 na para sa middle lane. Ito yung sinasabi ko sa yung worst na possible na mangyayari sa kanya. Yung matatambayan pa siya. Diba? Oo, natambayan nga siya dun. Kasi anong gagawin nitong dalawang dun sa Centaur? Kahit iwan mo nga naman si Centaur, magkakat lang yan eh. So, ang hirap na ito. Patay. Sino nga asahan mo for BB? Support mag-level 6? Hindi, pwedeng dito sila kakagatin itong greedy lineup talaga na napick nila. Kaya nga eh. Tignan mo naman, Malvin, every time Static Link is up, talagang sinusulit lang over to GPK. O mapachill guys ka na lang talaga dyan, kanina pa. Sila ginogo dito, no? And I think, Crit, pwede na nga ganyan gawin niya eh. Oo, tatambay na. Tatambay na. May idea pa rin naman natin si Crit na walang TP yung ET. Hop! GPK, Vayne Drop available, pero this time Crit with a brush walk to hold him once again. Wala nga lang Static Link, down for 10 seconds, and GPK trying to fight back. Crit might be in trouble, currently level 2. Patay. Pero nice change aggro from the tower, Malrin! Again with another kill. May tiwala pala kayo. Masyado nang binubugbog. Sarap. Ang maganda dyan, afford kasi talagang iwanan nito si Amar. Kinakat lang yung creep wave eh. Nakatatlong Razor, Idol. Ay, Diyos ko po, ang hirap patayin yan. Makulat pa kay Paki. Ay, kay Paki tuloy. Makulat pa talaga yan. Pero teka, snaking dito, outplaying save. Meron pa bang lip? With Miero joining in, Scorch Earth. Buga? Red Fire, hindi nga lang enough in damage. Now, Scatter Blast, slowing down Skitter. Quick stun. Starstorm for the follow-up. Mabubuhay pa rin naman si Miero. Okay, buhay naman siya doon. Ay, shoutout wow. Nga pala kay, ano ah, kay Zap no, nanonood daw ng TI. Ayun. Sa atin, sa Kuya Nick Page. Yan. Shoutout sa mga tropa natin dyan, nanonood. And ito, mukhang... Wala, tapos na yung early mo niyan. Hindi. Tutulungan na siya dito ni Toronto, Tokyo. Kailangan na. Ang worst kasi niyan, madadamay yan eh. Oo. Pwede madamay eh, no? Oo nga eh. Pero at least nakakapag-farm naman na yung Storm Spirit dun sa may neutral. Kaya naman niyang i-clear na yan. Ang best possible scenario kasi na magagawa nila is tumulong na sana yung Snapper din. I-3v1 mo na yun eh. Kasi wala, nagbalik sa may bottom. Ginawa mo yun, edi kakainin yung side lane mo. Mm-hmm. Medyo okay paint sa taas eh, no? Kasi Medusa kahit ang ano, durable ito eh. Once mag-arcane yan, hayaan mo na yan. Oo. Toronto Tokyo na lang yung tatambay dito sa may middle lane. Grabe, kinacheck pa ni Crit kung meron bang vision doon. May Ward Skitter dito. Again, agawan sa Healing Lotus. Patay yata si Skitter. With the body blocks. Save dito. Couple of right clicks. Di nga lang enough yung magiging damage. So, buhay siya. Illusion Rune, ma-security dito ni Malrin. Talagang sa kanya na lahat. Healthy itong Razor, no? Pero kita nyo naman din yung Amar. 41 last hit. Wala eh. 1v1 na sila ng Medu eh. Baka nga nag-max retaliate pa ito eh naman. Pwede. Nakakat na lang naman siya eh. Isa na yung gusto niyang center na yan eh. I-outfarm ka. Parang cut ng creeps, kukuha ng neutral. Tama niya sa neutral. Hindi mo magagawa yun kung nandun sana yung Elder Titan na hahabulin ka, papaluin ka. Kaso, with a tree bracer eh. Lang nito. Nadamay pa ata si Save. Sama, five-step cookie available, pero the distance is not gonna be enough. Patay pa rin. Eh, kakuha pa yung wisdom! Damay pa yung wisdom dyan! The wisdom snaking is ready to snatch this. Pero pwede TP. That's gonna be the ET. Can he secure this? Paunahan na lang. And Toronto Tokyo, na-secure naman. Na-secure naman, kaso si Miero, level 4. Ito yung masisecure. Double kill para kay Malrin, para sa bottom lane. Parang MK din pala ito eh. Oo, oh, ganun din naman pala gagawin nila eh. Kung ganto rin naman pala maglaro itong si Razor, okay lang. Nag-rotate siya pa yung nag-ward. Oo, okay. Nag-plant pa ng advance ward. Iisampan niya yan, no?
Marirepilan yung bote niya nung ano eh. Papalevel sa gitna eh. Wala naman level si Stormy. Ba't ka matatakot dyan? Andun pa si Hoodwink. Wala naman naman miss out eh na resources for the side of Falcons. Pero magka-farm daw muna siya. Neutral daw muna. Eto, apat. Apat? Apat dapat. Apat na bracer tapos dalawang armor item. Sarap, di ba? 1-8 yung buhay? Pangunat pa yun. Apat na bracer? Diyos ko po. Paano papatayin yan? Sabi sa inyo eh. Bakit sino yung nag-BB-team dito? Nakita mo pa kasi yung game base ng BB. Pero ito, middle lane, first attempt. That's over to crit. Kaya naman tutulong for the side of Falcon. So I think this should be enough para sa side ng BB. Papatayin nga nila yan. Amplify damage. Makakuha dito ni ano, ha? Malrin, ha? Pero good thing, Echo Stomp tumama naman. Now with a Doom level trying to join off Infernal Blade. Masyado mabilis. Big Bull available for the Razor itself. Baba ng level dito ni Miero. Makakalukot yan. Tapos yung kaagaw mong center, makikita mo, level 7 na. Hindi pa kinakuha yung wisdom pa, hindi pa kinakuha ng Falcons. Hindi pa umali si Crit sa gitna eh. Oo. Nagle-level naman siya kanina doon eh. Hindi daw kailangan. Nasobrahan lang ata kasi na-refill na rin si Storm. Pero siguro yung good news na lang, Medusa dito, still, nakapag-farm naman na maayos. Again guys, first time nitong si Malrin mag-TTI ah. Teka lang, parang ang parang veteran na maglaro ah. Dito na unti-unti ko nang nare-realize lo, no? Magko-connect-connect nga yan, Dragon Solar Player. Eto Solar na. Player. Oh, arrow set up, Miero dito is about to die. Leap and forward to make sure. Patay na nga si Miero and going for the push for the tier 1 bottom tower sa side ng Falcons. Stats don't lie guys, yung Doom, hindi na nagpapanuluto. Dapat ata talaga tinatago mo na muna ito. Ang baba ng win rate niyan, guys. I-hide strat na ito. Imaginin mo, ah, hindi naman siya naiwan ni Stapper dito. Kaso yung network niya, kasi yaman lang siya ni Crit, eh. Talagang laning phase pa lang. Dama mo na nabugbog siya, eh. Naku, nabait din sila nito bandang huli. Win rate ng Doom ngayon, 38.46%. 26 games yan. 10-16. Eh, sige, may lamang yung talo. Last pa dyan sa bunker. Si Alo lang nagpapanalo ng Doom. Uy, hindi naman. Huwag mo na kasing balikan. Huwag mo na balikan nyo sa Idol Spirit. Hindi naman. Kinapago nyo na yun. Nasa high grounds kami ngayon, no? Naaalala nung iba. Oh. Pero yun na. GPK, makapag-zip out naman. Echo Stomp, tatama dito over to Snaking with the Farsa Cookie. Everything is connecting, pero nakapag-lip out pa rin sa Snaking. Just in time. And maghahabol ba for the side of Falcons? Wala kasi dragon eh. Chill lang. Oh. Pero again, 10 minutes, 4K yung lamang dito ng Falcons. Ganon sila ka-advance, mag-isip. Ayan na! Tignan mo, si Malrin is not even afraid, cutting the creep wave. May stampede din kasi, parang kukonect talaga lahat eh. May haze rune pala, kaya pala wala rin takot talaga mo. Nako, ma-open na kagad yung mapa nila dito. Alam mo na kung ano yung kasunod na ribat niyan, kung saan papunta yung mga pa-triangle na yan, hanggang mag-20 minutes, mukhang doon na yata tatambay. Okay lang eh, kasi ito yung gusto yung format ng Medusa kung sakaling makukonsume nyo tong site na to. Eh kasi parang kung ikaw si Amar, ang happy-happy mo. Eh, wabiwa kami ni Medusa dito. Hindi na ako ginagalaw din, no? Chill lang kami dito. And Miero again, eh, oh, level 5, 10 minutes. Binagyan mo naman ng wisdom to, siguro, no? Pinaforce niya lang yung rotation dito ng BB team. Nakakainis, ang galing naman ng Falcon Sombra. Eto na, kasi yung ito, effect. Pre-farm naman yung Medusa mo, pero at least ina-outfarm pa rin siya ni Amar, eh. Dalawa pina-farm niya, no? Neutral. Lane creeps. Saka wala pang kahirap-hirap yung pag-farm niya dito. Eh, tingnan mo si item niya rin. May bubble pa. Yun yung try. Talaga naman siya. Safety bubble. Sarap. Hindi mo naman pupunta niya. Eh, yung literal low waste of time na. Naka-blade mail. Apat na bracer. Oo. Paano mo papatay niya? Parang Doom na ata kailangan niyo para mamatay yan eh. Ay nga. Kumbaga, ang hirap kung bibigyan mo si Amar. And di ko lang kung mag-pay off pa ba yun. And Miero finally hits his level 6. May level 6 na. Baka dito na yon. Baka ito naman na yon. Ito, nag-smoke sila eh. And that's gonna be safe found. Nakasalubong yung tatlong hero. Yep, easy pick off Blink Dagger para kay Scary Dragonite. Parang first item Blink. Parang hindi siya yung carry dito eh. Ay, pag utility ka, tingnan mo yung network eraser. Oo, eh, pwede mong gawin yan in first item BKB for Malrin. Ayaw niya magbigay ng ano dito? Kasi ang laki ng gold sa kanya eh. Hindi, ang mangyayari kasi nyan, papatayin ka ng Doom eh. Oo. So kung naka-BKB ka agad, then agad. Ito, out. Sagot mo na agad eh. Sa damage naman, hindi naman kayo magkukulang, no? Dami yung magic eh. Mm-hmm. Taas pa ng level nyo kamo. And now, stun set up last the arrow once again. Bushwalk, sharpshooter, Storm is out. And for Skitter, buhay na buhay pa rin naman. Nag-level to Dragon Tail stun na. Hindi makahinga yung Storm Spirit dito. At eto lang yun din, ah. Alam mo, dahil sa tak
punong Dota 'to ngayon, lalo na sobrang dami mong binaban, mauwi ka pa rin sa point na, tamo, main hero ng Falcons 2. Main hero na lang talaga ng Falcons yan. Wala naman yata, wala naman yata mga hero to na hindi nila main hero eh. Madami. Ang rules yata nila rito, kailangan yung Master Tier ka eh. At least, silver ka kung sakali. Dito, mukhang silver lang si ano eh. Yung DK eh. Yung DK lang yan eh, pero since ngayong taon, ginagamit na talaga nila yan eh. Ayun o, Master Tier, Grand Master Tier yan, di ba? Yung Razor na yun. Makakaawa yung Doom dito. I mean, kumuha ka ng Devil's Bargain, pero di mo magamit eh. Wala kang pambili. Hindi mo mabili. Masama pa nun, nadadali ka pa kasi yung buyback mo, di ba? Parang 20%. Lugi ka nga dyan. Eh, Devil's Bargain niya, yan. Post 6 Doom, sabi dito. Agent Miero. Boss, wala tayong magagawa. First pick siya. Oo. Automatic, pinipick na kagad yung hero niya na yan. Hindi ko lang kung maganda bang idea na BM na lang yung pinipick nila. Teko, benta yung hero niya. Diba? Hindi na nga gumana ng game 1, inulit mo pa. Tapos worse pa ngayon, mas grenadyhan mo eh. Kanina may pwede pa mag-rotate, NP. Mm-hmm. Pero ng mga past games kasi na talagang nagtatala itong Di makahinga oh. Si Miero talaga yun, nawawalan siya ng hero. Kaya parang ito yung naging approach nila eh. Kunan ng hero talaga agad si Miero eh. Kasi wag siguro, Doom. What, Doom? And ito na. Start na ulit tayo guys. Masakit yan, masisisi pa tuloy. Sasabihin pa dyan sa bedroom. Kasi eh, si pati NA yung nakalaban. Kaya napunta dito eh, no? Oo nga eh. And dagger na rin, itong si Amar. 12 minutes, guys. And ito na nga. Rotating on top lane, going for the final tier 1 on the side of BB. Nagtitipihan na. Teka lang, bottom lane. Okay, gera to. Grabe naman mag-rotate. And now, Stampede committed. Delegado si Miero. Abutan na. Inaabot na nga. And arrow. Follow up, not going to connect. Meron dito, mabubuhay naman. Grabe naman yung basa dun sa may ano na yun. Nung Falcons, no? Okay, so si Amar. Ah, nagpakita ko yung apat dyan. Teka lang, mag-chill lang muna ako. Hindi ako pwedeng maging aggressive dito. Pero for BB team, alam din naman nila na pwedeng solo lang si Amar dyan sa may taas. Alam nila pupuntahan si Amar. Tako. 14 minutes, two, three. Wisdom eh. 2-3 buhay niyan. Ay, no, mag-blink out pa. Lumayo pa Amar dito. Can he first him down? They have the kisses though. Nee. That's the Asdal Spirit. It does not connect. And now it's go time for the side of Falcons. May nagko-connect from the backline. And Amar is looking towards the Elder Titan. Toronto Tokyo hitting back. Skinner dito up against 4. He's tanking up the damage so far. Amar shows up. There goes Malvin together with Crit. Can he bring someone down here? GPK might be the first one to die here. But zipping out in time. He'll be able to make it. Dragonite is out at a cost of 2 heroes inside the bed. Boom. Now Zyka peeping out. Do they have the disable? Maybe not. Nabuhay pa rin naman si Zyka dito. GPK. Pero GPK is still hiding. Stomp! Found him in time. Patay dito sa GPK. Nakita pa siya dun. Wala, masyado maaga yung go yata nila dun. Nawala na yung smoke no, nung nakapag-blink out itong si Centaur. Ang malas na rin kasi. Alam mo yung nangyari sa kanya, pwede na siyang umaut eh. Ang problema, na arrow. Mm-hmm. Siya yung tinamaan sa apat, tatlong herong nandun. Siya yung tinamaan ng arrow eh. Sa kanya nag-connect. Kalungkutan for the side of BB right now. At least may nakuha pa rin silang kill. Okay, nakahinga ng konti si Doom. Pwede na yan. Mayaman eh. Maabot na, mahabol na yung ulti. So, nakapag ano, then yung ultimate din ng Elder Titan. Oo, oh, hindi tumama. Hindi rin tumama. Wala, baba kasi ng level eh. Level 1 lang yung Vortex. Medyo matagal pa nga yung punta dito ng Falcons, no? Galing sila sa gate. Dinulo na nga yun eh, yung dulong Split Earth, no? Mm-hmm. Ayun, no, taro! Napakamalas talaga! Wala na tuloy siyang status after! Kailangan mo talaga mag-out after nun. And then si Amar, nabuhay pa nga. Yung una nilang ginagawa, pero GPK. Oop, nakapag-safe out naman. Hindi naging enough disable. Pero may kibinata to si Rizzo, Ramon. Paano rin nila itatouch ngayon yan? Hirap. Kung ikaw nga yung Doom, sino ba yung Doom ba dito? Manahan, Doom mo si Centaur or si DK. Yun na lang yata kasi may BKB na to, Razor. Kung may di-disable siguro, like i-Doom mo na lang, tapos i-ulti na lang ni Elder Titan, baka yun yung way para mapatay. Ang hirap i-connect ng mga skill dito ng BKB. Kung ikaw si Seika dyan, ang nasa isip-isip na, grabe mo buhatin ko dito sa mga to. Oh, kailangan ko talaga magka-item, main na talaga. Damay-damay ha, makliklik mo yung mid mo, pati yung Doom. Eto. Speaking of Doom, aray! Another attempt for the side of Falcons, bottom lane Miero, dito na naman namatay. Isang mabilisan lang, no? Talagang yung setup na dagger stun, may arrow,
nakita ko yung item. No, nung Dota 1, Doomlord ako eh. Nung Dota 2, hindi na eh. Oh. Ang gusto kong tanongin dito, kapag ba 60 minutes, di mo pa nagagamit yung Doom, malungkot ka na niya. Malungkot no? Yan. Gusto mo nga, every din, cooldown niya, magamit mo eh. Pwedeng mangya, pwede siguro, ma-try nila. Isa, kahit sa support, magamit na. Ay, ito na nga, speaking of support, mamatay naman si Crit. Kasi someone nagtitipi sa side ng Falcons. Centaur to, Stampede, Storm, look it towards GPK, ah! The Newfounder! And they have the control, GPK is out! Throw to Tokyo has been found. Hahabulin pa ba ng Falcons? Maybe they will. Lip is available, arrow dito for Snake! Oh! And Stomp is up one, for Amar. Bang! Stun, Dragon Tail for the follow-up. Patay na rin dito si Toronto Tokyo for sure. Grabe naman yung arrow na yun. Naka-plus one pa para dito kay Toronto Tokyo, no? Ginawa siya, Toronto Tokyo. Kayang i-dodge yung stun ng center eh. Na itong si Storm Spirit, hindi niya nang ginamit yung kanyang zip out, no? Pag ganun na sana eh. Gumaganun na yung Storm eh. Parang gugulong. Lako, medyo ano na nga. Nararamdaman na natin yung pressure dito sa side ng BB team. Wala pang BB. Hindi ko nakikita na comeback yung yung BB team kung hindi manggagaling yata do sa Medusa eh. Na nasasama na imagine ko kasi dapat unkillable yung Medusa niyo rito pero parang kaya kasi siyang patayin. May Razor kasi. Okay. Static lang ng Razor to. Ito nga si GPK, sobrang layo pa ng BKB mo. Yung Dragonite, may Orchid na eh. Ang maganda pa kasi diyan, alam mo kahit yung Gaze, kaya yung i-dodge. Oh, yun ba? Oo. Gawa, meron kayong Stampede, alam mo yun? Pag in-static link ka, pwedeng i-stampede lang. Ayun na naman. Ang bilis naman nun! Plus arrow, GPK. Hala! For the seventh time around. Grabe naman si Amar doon. Para pang hindi na talaga nakaka-react itong Storm Spirit sa kanyang mga initiation, no? Seven deaths na, yung Storm dito. Yung dating wall, pader lang ngayon, great wall na. Ay, Diyos ko po. Ang sakit. Buong taon, walang naipanalong kaso yung BB team, guys. Dito sa Falcons, ganun ba yon? And pa, butterfly naman na itong si Seika sa kanyang Medusa. So 9K, kalamangan dito ng Falcons. Patuloy yung kanilang paghanap sa mapa. Yan na yun, Lo. Parang pag nabuo mo yung butterfly siguro, itry nyo nang tumimpite kung wala pa rin nangyayari. Kahit yung divine potential, hindi ko makita eh. Mm-hmm. Eh, pwede nga kasi na talagang totally ignore lang yung Medu eh. Ang aga kasi eh. Masyadong maaga tong domination na to eh. Pero ito na nga, Amar dito ah. Might be their main target. Pop the blade, male doom activated in order to bring down Amar. They even have the Echo stop. Storm. And for the Dragonite, he might be in trouble. Two core dead on the side of Falcons. Okay, okay. A good way to start for the side of BB. Pero again, Storm Spirit yung tumumba sa side ng BB team. Pero kung ang makukuha mo naman, dalawang core, pwedeng-pwede yun. Pero teka lang, Falcons, knowing na down yung mga key ultimates, they wanted to fight back. Saika dito, might be spotted. Basang-basa. Plasma field, static click over to the Medu. Well, Stone Gaze finally up, pinablock but they have the push walk, trying to control this Saika. Saika dito, fights up cookie, even with the Arcane Dune, not gonna be able to sustain if they have the BKB for Malrin. And Saika is out, safe. You're gonna be next. Patay na rito yung 2-hero for the side of BB. Bumawi agad yung Falcons. Ito yung tunay na rin na carry kasi. Saka ano, no? Basang-basa nila yung magiging movement sa mapa. Movement sa mapa. Ang ganda rin kasi. May ang ganda rin talaga nung lane ward nila dun sa may gitna na yun. Sino kakabawi mo lang? Yung ngingiti ka pa lang sana? Dahil, okay, nakaingat na tayo, ngingiti na. At saka ang ganda rin. Lang, uy, nandito. Yung patay. Carry mo, yun yung galing sa bakbakan eh. Kakapatay lang ng carry ng kalaban. Kaya nga eh. Ito pa. Yun yung trade na naman. Nadagdagan na ng pipe yung Falcons. Kanina wala pang pipe kaya medyo okay pa yung magical damage for bedroom. Hindi ko alam talaga kung paano re-recover si Storm dito. Itong 3-8 na yan, kung sa pub game yan, nag-AFK na yung kakampi niya. Mm-hmm. Nakikita ko sa Falcons naman dito yung dating OG na bawal kang mag-ready na lineup. Napapanish ka talaga. Pero teka lang si GPK! Naman! Walang TP ginamit niya and still has plenty enough mana to play with kasi nga lang Crit found him with the arrow from Snaking. Patay na naman si GPK. Zero mo pala yan, boss! Ito pala yung arasahan eh. Ganun sinasabi dito ng Falcons. Boss! Tatalunin namin kayo sa mga zero nyo. Ito na, tinatry na nila lahat. Kahit itong si Toronto, naghihintay na ng wisdom rune. May makuha man lang, no? Tiwalang-tiwala sila sa Storm Spirit ni GPK. Pero this time around, yung kanilang draft, well, hindi nagre-revolve around Storm, eh. Yeah. Wala nga ano yan, eh. Walang... Teka, parang kanino ka gagawa ng play dyan? Anong cover up nila dyan? Para saan yung ET kay Medusa?
Maybe. Stopper, hindi rin para idong. Wala, pero ito na nga. Nag-initiate pa yung Falcons dito. Save. Down already. Then quick tormentor play for the side of Falcons. Shard upgrade given to snaking. Napakaganda pa na nakakuha ng shard. Parang basang-basa talaga nila yung movement sa mapa, ano? Every punta ka ng Falcons sa isang area ng mapa, may nagagawa sila ron. Tunay na nemesis yung nangyari. Tignan mo naman yung warding ng Falcons sa tatlong na, no? Lane. Meron silang vision. Alam na alam nila kung nasaan yung Falcons dito. I mean, yung BB team dito. Yan, daling gumalaw ng Falcons yun, no? SNY, complete na rin for no? Laser. May papasok na naman eh. Ganyan, di kayo mabalik. Pero di ganyan yung Doom na kalaban nyo. Nagagamit yung Doom. Nagagamit yung Doom naman doon. May late game naman doon. Nakakalungkot yan kung ikaw si Doom na ganyan. Nakakalungkot yan kung ikaw si Charles Pogge dyan. Okay. Imaginin mo yung Storm Spirit yung pati Doom kasi yaman lang na dalawang support yung kalaban. Oo nga eh. Grabe oh, yung Mirana mayaman. Yung Hoodwink, halos ganun din. Butterfly for Saika. Baka ito na yun. Static tank pa rin to, yun pa rin talaga sagot dito ng Falcons. Wala namang damage by Medusa, kahit butterfly yan eh. Tama oh, sa inis spotted niya. Spotted. Sa inis niya, yung third item mo, kailangan mo pang i-pike para kay Razor. Kailangan niya yan. Kasi every team fight, wala talaga siyang gagawin sa Razor. Eh, problema, paano ko magpa-fight-fight kung puro disabled kalaban mo? Hindi ba Para kailangan mo rin ng BKB, oh. Antayin niyang kailangan niya lang. Apat na disabled na ang tatagal niyan. Stamp, ista ni DK, arrow. Tapos may pangabol pa sa'yo, may stampin pa. Hero, huli. Nagtapag bling out. Okay, nakaramdam naman. Hindi rin ready lumabad yung Falcons eh. Nakukonfuse to kung magpa-farm or mag-roshan. Mag-roshan, no? Hindi kasi ganun kabilis yung rush nila kung titignan mo yung heroes. Ganda nung in-item dito ni Malrin, nag-SNY siya. Favorite niya yan, yung mag-SNY na ganyan. Tapos sa tali ko, ano, agad refre. Pwede ng SNY sa game eh, yun pa. Ito masama sa side ng BB team. Hindi nila alam kung nasaan yung Falcons dito. Kahit na nagja-jungle lang, no, nag-farm lang ng neutral, hindi makalabas. May pressure pa rin. Yung BB team dito, nape-pressure sila. Walang nagpapakita sa mapa sa side ng Falcons. Magandang strategy yan, no? Pag lugin-lugin na yung kalaban, mag-farm ka lang ng jungle. Diba? As long as ano, walang vision wala, sa inyo yung kalaban. Oo, basta wala rin nagpapakita sa ano, sa may lanes, no? Ito lang yung nakikita niyo, eh. Ayun, sa may river. Ayun lang yung word nung ano, bet mo. Hindi naman sa jungle side, eh. Ayan, nagpakita yung Razor. So, pwede sila doon sa may taas, ganon. May word sila doon. Yan kasi epekto ng pressure sa Dota 2 eh. Hindi mo na lang kung anong ginagawa ng kalaban. Baka mamaya nakasmoke na, nung hindi ka. Yan, katulad nito, nagpakita yung Razor sa mababa, pero sa taas talaga yung atake. And that's gonna be safe. Mabilis ang pick-up lang sa side ng Falcons for GPK. Of course, kailangan niya nang mag-sip out dito. Ginagapang mo na lang yung BKB na pinapaalis ko pa rin. Okay, yan, alam nila may dalawa dito sa taas. Pwede yata sila sa may bottom. Ang hirap nito eh. Ganito yung ano, advantage na kapag kontrolada yung outpost. Ang daling mag-rotate eh. Up and down, ginagawa dito ng Falcons. Pwede mag-TP, no? Oo. Hindi rin takot eh. Kahit ito pala, yung mayaman na rin. Magla-blantor niyan, idol. Tapos nga naman, susupsupan lang si Medusa. Good luck. Magiging Karen din. Ayun na lang din, yung Dragonite. Kanina, ano lang eh. Taga-setup lang, taga-stun. Kahit ito, nirap ng patayin eh. Kaya nga nung item din eh. Nung support ng Falcons. Nakita ko si Crit going for Lotus Orb pa nga eh. Parang hindi siya yung greedy na Hoodwink eh. Pag na crimson pati si Iba yung center, finish na yung Medusa. Finish, no? Ayun talaga. Naging istak-istak to, sarap. Feeling ko, tama naman yung item niya na to eh. Butterfly, tas magpapike ka. Wait, sino post-4 sa Falcons? Parehas mayaman. Parehas secret, po. Secret pa rin yung post-4. Secret po. Yung Mirana kasi kaya naangatan niya to, nakakuha ng shard. Oo, ang bilis din niya mag-farm lalo kapag may shard. Yan at lang ha. Crimson na. Alam mo na mo, pag ganyan. Ay, natin mo yung damage mo as Medusa, 178 plus 11. Pag may naka-crimson na Centauri, ilang buhay no? 3k. Tapos na-breed fire ka, na-static link ka. Sige. Baka may damage, no? And Age of the Immortal. Ito na. Kanino to? May Razor, oh. May Razor. Malrin, no? Parang kay Skeeter. May streak din. Papasag, eh. Papasag sila. Si Skeeter pa paano. Pwede rin. Okay. And Aegis nga, binigay din sa may Dragonite. Again, sa mga malalapit po dyan, din sa High Grounds Cafe, Quezon City, pwede pa po kayong mag-walk-in, guys. Marami tayo pagkain dito and inumin. Libre yan. Basta bumili lang kayo ng ticket.
At finally, may BKB naman na si GPK. So, baka naman hindi na siya yung madali ng patayin dito sa teamfight. Paano gagawin nila dito? Nagkukumpul-kumpula naman na yung BB team. Parang kinukuha nila. Gusto nilang kunin tong triangle nila eh. Baka yung Falcons, ito na lang inantay, yung 18 ng DK. Siguro. Taas ng damage din eh. Since reasonable naman, kakakuha mo pa lang din ng Aegis. Oh, diba? Hindi mo naman madaliin eh. Tingnan mo yung ginawa nila. Pinugaw lang. Pinabalik ng base eh, itong BB. Wala na naman, no? Di ba makapag-farm na naman to? Bawal na naman lumabas, pero Vet, boom, lalabas dito. Kailangan na raw, kailangan na raw. Four heroes with a smoke play. Ito po, tingnan mo, mini-mirror, oh. Skidel. Okay, this. I mean, nasa kanya yung Aegis eh. Afford niyang gumawa ng ganitong play. Yan na lang kasi yung opening ng kalaban eh. Kaya niya ginagawa yan, oh. Tingnan mo. Nakita pa yung ward. Ako po, nawalan pa ng vision dito yung BB. Alam niya eh. Basang-basa kung nasan kayo. Pero teka, pinitingnan din nila. Parang may idea pa rin. Alam and talaga! Ward placement. Kita-kita. Na-break na nga for Skeeter. Wala pa naman siya idea dito. Hindi pero dito yung vision ng Falcons. Piling nila. Ayaw nilang target yan. Aegis yan. Tapos Dragonite pa. Pero pwedeng nandito raw. Kasi, op! Op! Amar showing up and Doom instantly for the Centaur. And I think they have the burst damage for it. Amar is about to die. And now the stun. Static click. Echo stomp. That's gonna be Doom out. Offlane for an offlane. And Striga taking forward over to Snaking. Snaking dito will be protected but not gonna be enough. He goes down as well. 2-0 dead on the side of Falcons. Kaso. Pero backup. Big initiation coming up from Skeeter. Drone to Tokyo dead. 2-4-2. Ang nangyari dito for the engagement. May Aegis pa rin yung Falcons. Ayun yung problema nila dito. Wala silang Doom. Na-excite din, no? Na tumalo kagad si Amar para ma-deward niya sana. Alam niya may words dun eh. Problema lang, all-in talaga sa kanya. Siya yung ideal target ng Doom eh. Wala naman sa kanya yung Aegis eh. So pwede na for BB team. Hindi rin namatay yung Medusa dun eh. Na kahit pa paano may nangyari na. Oo, ayun. Ayun yung pinakamaganda pero doon. Grabe ang dynamics na itong si Save doon sa engagement natin na yun. Halos siya yung dumamage doon sa Mortimer cases niya. Ito yung tanong. Pabasag na ba yung Falcons pag-respond dito ng Centaur? Meron pa silang Aegis for 2 minutes. Walang ulti yung Doom. Apart mong hintayin yung second Roshan eh. Nag-under tayo eh. Yun. Yun. Pero pwede na. Pwede na yata nilang i-go yan. 2 minutes. Ang hinihintay buhay na yung lahat, di ba? Ang kailangan mo kasi hintayin dito, yung tipong may magmi-misstep, may mapipitas kang isa, pwede kang mag-try mag-high ground. Malakas pa rin naman yung high ground defense ng BB, ha? May doon sa snapper yan. Hindi mo pwedeng baliwalain yung potential na baka mamaya doon tayo tumanga pag nag-high ground. Mm-hmm. Pero ito, nakita mo, nakaset-up na dito yung BB team. Gusto nila lumaban sa kanilang vision, pero wala silang Doom. 37 seconds. I mean, BB, sila yung merong word dito ngayon sa Glyph. So, vision advantage for BB this time. Kasi wala silang way dito to make ng teamfight. Split lang. Farm again for Vet Boom. Ito yung magiging sagot nila dito. Kaya bang buhatin ni Saika itong BB team? Pero mukhang another objective sa side dito ng Falcons. Wala. Ang masama nyo, mabibigay pa nila yung ward nila naman. Tanggal na naman. Fresh ward to eh for Vet Boom. Basag. Pwede mo talaga hintayin. Mawala rin yung Aegis eh. Oy, hindi na sinecheck ako may ward o hindi ah. Okay, pwede pa to. Ayan, ito na nga. May Doom na. Okay, bottom tower. Here we go, Doom blinking in. Hop, Sector na naman over to the center, but the Stampede was activated. Okay. And they'll be able to bring down the Doom instead. So one out for the side of Bit. That's enough for the Viper for 40 seconds. They're going for the push. Third tower is slowly dying. Skeeter jumping in with a quick stun. Acorn shot bouncing back over the side of Bet. Kaya ba? There goes the Vortex. But this is a hero with an Aegis. Skeeter dito will be fine still. And now Malwin joining up with the plasma field. Aegis finally secured. May BKB kasi. Second life for Skeeter. Basag lang pero 40. Finally, ginamit na rin dito ng Bet Boom. Makakadepensa. Lo, akala ko kanina itutuloy niya yung Bloodthorn dahil may Butterfly. O nga naman, mag-Kiras ka. Kiras Crimson 5-5. Papag-adjust po. <no? laughs> Hindi nga makakadamage dito, no? Kaya pala ang kunat niya talaga. Kahit na may ET, hindi siya na nalalamot eh. Oh, wala. Bonus armor pero kasi yun na yung pinaka-try nila eh. Like, open yung... open na makapag-doom, tapos na dun yung vision niya sa likod. Ang problema, walang follow-up eh. Wala. Pero ito, mukhang kailangan lang talaga dito ng critical dito ni Saika. At least nararamdaman na naman na natin eh. Nagkakadamage na. Critical divine na yan, isa't isa na lang. Oo. Miero! Ewan ko, kailangan niya dito magpakitang gilas. Sa mga nangyayari, talagang siya yung medyo
tumatalong dito sa may BB team. Aha. And si Mandarin niya, going for refresher. Standard Razor build lang. Mm-hmm. And almost level 20 na rin. Talent for Razor, makukuha niya yan. Yes, Tormentor play for the side of Falcons. Shard of Greed, kay Skeeter pa napunta. Skeeter. Ano yung gagawin ni Medusa pa after niyan? Kasi talagang nasa kanya na lang yung bola dito eh. Yung Storm kasi parang magka-Aganims ka lang. Aganims na lang kailangan niya, oo. Yun na lang eh. Disable na lang talaga ang kailangan niya rito. Kasi ito si Saiga, pag nahigupan dito mamaya, mayroon ng shard yung Razor, oh. Oo. Wala ka pa rin talagang damage gawa ng Crimson Kiras. Yun yung napipil ko eh. Yun yung napipil ko eh. Every time Crimson Kiras, out ka ata eh. Hmm. Tapos may satanic pa dito yung Razor. So talagang afford na makipagsabahin sa kanya ng Razor. Malas mga nag-change ng IGN yun. Kaya nga eh. Oo nga no, nalaglag pareho ah. Si 23 Savage pa, nagpalit ng pangalan. Nag-23 na ulit, di ba? Oh, binalik. Hindi na King. Nung nag-King, nag-collapse eh. Oo nga eh. Kingslayer, no? Hindi na Kingslayer na. Okay na yun ha, tama na. So 22k, lamang itong Falcons. Wala, safest play dito, nag-sorosyon talaga. Pero at least, for Betmon, di ba magkakaroon sila ng time makapag-farm? Tukela naman yung under, oh. Sarap, ah. Sabi ko kasi, parang pili ko, nalinyahan na natin. Nalinyahan na? Nalinyahan na nga. Nalinyahan natin. Ewan ko ba? Pati yung kills, eh, oh. Nag-under din ako sa kills, saka under ka, eh. One expert, laba tayo dyan. Oh. Ay, naku. Sarap nga pala kay Jono dyan, na nanonood ngayon dito. Diyos ko. Yan. So, pumipilit pa naman. Sige, nakapag-tower dip pa naman sila eh. Talagang... Ay! Hop! Uli! BKB! BKB! Yung Mirana! Ano yun? Ganong kayaman yun? Magiging heater din yan. Daming kalaban ni Medusa, idol! Ito na nga, walang BKB oh. Pinulat ang mundo. Bubulagayin sila dito. Mabilisan lang for the set of rocks. May backdrop protection ba? Walang creep wave eh sa loob. Diretso yan! Ah, wala. Walang backdrop protection. May nagaling pa rin. Basag pa din yata. Chill. Lang. Nakuha na lang kalang gusto. Parang feeling ko basag yun. Nakuha yun yung trinay nila agad. Oo. May amplify eh. Mas ano lang. At siguro, mas sure kasi kung range siya. Taka basag mo na eh. At least lumamang na lang agad yung creep wave dun sa lane. Bottom lane. Nako, teka lang ha. Yung Doom nandun sa baba ha. Ikakat niya pa kaya. Pag kinat niya yan, huli siya. Anta ko, nandito lahat yung hero ng Falcons. Okay, jungle ka na lang talaga. Diyan ka muna tumambay, Mero. Patay, gantong-ganto yung nahuhuli. Napanood ko to. Mabuti, nag-gate yung mga kalaban. Konting kaliwa lang, umaga kasi. Kaya nakatakot din mag-gat ng umaga eh. So ilang minutes ba yung... Ayun lang, saglit lang yung added time sa Roshan. 25 seconds. Mag-up na rin yung Roshan. And this time, Banner plus Aegis yung makukuha. Na-afford talaga nila maghintay. Kahit ikaw talaga si Falcons dito, gusto mo na may repro yung... Razor, hintayin mo yung second Aegis. Nakabasag naman kayo na isang rocks eh. Hindi nyo na kailangan magmadali yan eh. So, tumataas ng tumataas yung HP nung center. Paganims naman si GPK. Usually kasi talagang kung lamang ka naman, lumamang ka na ng 20k. Hindi gawin mo 30k. Damihan mo pa. Oo. Hindi ka talagang ng 20 minutes. Nagpo-push yung mid eh. Buti na lang kinontra ko si Boss Baby daw. Sabi oh. Uy. Sinabi naman namin. Oh. Sabayan nyo na or kontrahin nyo lang. Kontrahin nyo na. Sabi na, di ba? Comeback is not real. Sabi rito. Comeback is not real. Eh, tingnan natin guys. Kasi Medusa pa rin naman to. Malay mo naman, di ba? Malay nyo naman guys. Ma-out damage pa rin ng Medu. And Roshan available. Okay. Another Roshan. May critical na nga yung Medusa, number one sa ating network. Check na nila yan eh, may Asun papunta dun sa Rosh. Si GPK, malapit-lapit rin yung kanyang Aghanim Scepter. So baka maging wave for Betcom para mapaayos lalo yung teamfight nila dito. Kasi kung kukonnect naman talaga yung spell nila, may Earth Splitter, may Kisses, doable eh. Pwede may ma-burst, no? Basta makauna. So baka ito nga talaga yung inaantay natin, yung Aghanims. Which is available for the Storm. Roshan, nag-roar na nga. May idea na dito yung bet boom. Gusto nila mag-contest, ha? Gusto nila mag-contest. Aabot ba? Yun ang tanong. Medyo mabagal-bagal sila dito mag-Roshan. Parang binibait eh. Binibait ng Falcons eh. Bait, idol. Pinasigaw lang ata. Oo, hindi nila tinuloy, oh. Pero gusto nila lumaban. Sa kanilang vision, yun nga lang. Miero, spotted na.
Okay, tutuloy. Pinapasigaw si Roshan, no? Oo nga. Humihingi na ng tulong si Roshan. Kanina pa to, ha? In ages. Kanina to? Razor or DK again? DK pa rin to. Siya pa rin yung babasag. Pa rin, oh. Pwede. Para maka-high ground sila, no? May banner din, eh. Para alam mo yun, pag nag... First Dragon form ako, hindi naman ako i-go with banner, makabasag talaga ako ng barracks. Pero ito, nagka-arcane rune pa tong si Storm, ha? Baka ito yung gusto gawin ng BB dito, yung surprise attack. Oh, dyan na sila lalaban, no? Nagka-idea naman, kinat agad yung creep wave dito sa may top lane, using the illusions from the Medu. Kung hindi kayo aangat dyan, hindi kami pupunta dyan, sabi rito ng BB team. Position lang sila na maganda rito. Tignan mo nga, yung dalawang ward nila nandiyan lang. Oh, talagang dito na kami lalaban, eto na yun. Isa na to. Bawal sa tower umabot. Kung matalo man kami dito, eto na yun. Dito lang sa may pwesto na ito. Pero may nagtitipi na sa gitna, ha? Dalawang hero. Naghahanap na agad. Yun, mukha rin tangay nintay nila dun. Hindi rin pinasok ng Falcons, no? Talagang disiplinado din. Kabisado din nila talaga. At ayun, ang 37 minutes natin. Sabi sa inyo, over eh. Tama nga, under ko si Kimo. Nalinya na nga natin. Napil ko na nung nakita na natin yung drop eh. Kaya nga, over na talaga yan. Ito na yun. Nalinyahan yung sa liwa. Dalawa na lang pipilihan natin. Di pa tayo tumatama. DR time na. Ito na. Kasi matagal-tagal pa to. Hindi, kailangan mo na eh. Kailangan mo na isugal dun. Parang yun yung way para maka-high ground ka din. Or talagang ma-squeeze sila sa teamfight. Napaganda pa nga eh. Ang ganda na nakuha niyang neutral, yung Seal Totem. At least nagkaroon siya ng extra mobility. Pang reposition na rin. And now, teka lang ha, Falcons dito. Vision ang ano yan ha? Vision-wise, Bedroom has the advantage. Kaya kasi Skeeter lang din yung makaharap. Amplify, damage. So, for Razor, Refresher, kompleto na. Ito na siguro yan. Kasi, alam mo yung feeling ko, naiinis ako dito sa Falcons, parang... Ang galing nilang umiwas sa area ng kalaban, hindi nangyayari. Wala, ayaw talaga. Alam nila, disiplinado. Disiplinado itong Falcons. Ay, parang alam na alam nila kung sa likod, kalaban. Sa likod sila magagaling. Sila na-drop around play. And taga lang, mabilisan lang na sentry. Pinasok! And that Storm with Vortex onto 2. Where's the follow-up? They have the penis, but it won't be enough. Quick stun over the GPK. Pati on the BKB. Might be too late, but they have the arrow over to the Medu. Stunning him up for a long second. Chuck shooter to connect. Saika running with the Lotus Orb but the other side of thing and Doom over to the Razor but Mullet with the BKB is up. The B-Pine Earth Splitter, no one has been damaged by it and now there goes the stun reinitiation from Skeeter taking down the Elder Titan first. First casualty for the fight. Maghahabol pa. Arrow! Di naman naabot pero Saika still running with half mana pool right now. Mullet rin dito, wasn't able to catch him. Babasag sila sa may bottom lane. Wala yung mga key ultimate and that's gonna be Skeeter once again breaking in. Orchid over to the Storm. Ay! Wala na ba? Napatay sa soul burn damage and set of racks completed for Falcons. Kaya looking towards po. The next one. Third tower dito for the mid lane. Tiwala pala kayo sa Storm Spirit niya na binibigyan siya dito ng Falcons. Mukhang kakalimutan mo yata yung hero nito. After TI. Meron pang refresher si Malrin. Pa-cooldown na yung Eye of the Storm. Saika. Trying to slow them down bit by bit. Skater dito, half HP, but he had the Aegis still, so it won't matter. And he takes stun from Amar over to the Medu. Quick force stop to keep him safe. Madamage. Okay, naka-depensa. Satisfied ka na ata niyan. Inabasag mo na rin yung melee rocks eh. Without BKB, GPK. Ang dali niya talagang patayan, no? Muntik siya mamatay, hindi na siya nakapag-BKB agad eh. And doon sa may engagement din, sa before yung pagkapatay niya na yun, late din yung kanyang gamit ng BKB. Ayun na, di ba? Nahuli siya eh. Natalo na kagad siya, kaya na-force siya mag-BKB, tapos out na lang kagad. Buti kahit na may konti pa siyang mana. Buti hindi pa sabay-sabay yung Falcons doon. Kasi kung nangyari yun, nag-go yung Storm, na-arrow, na-arrow? Medusa. Tagal. Ubus sila doon. Mm-hmm. Eh, ito, Falcons naman yung merong pwesto dito ngayon. Magsasatalik na si Mirana. Ay, nako po. Idol! Sabayan na, right click na lang. Pa-20 na rin siya eh. Dumadamage din talaga yan. Eh, yung Satanic kahit papano, mataas yung stats. So, bonus damage pa rin for Universal Heroes. And ito na nga. Round number 2 ba to para sa middle lane for Falcons. Meron pa rin silang Aegis for 40 seconds. May depensa sila. And at least complete na yung hero for Bedboom. Quick stun na naman over to Saika. Lagi lang siya ginagano, no? Brinebret. Oo. Tama, nauubos yung mana niya. Ganun lang. Tapos kailangan niya magmanta. Oo. Pagka manta niya, baka tamaan pa siya ng araw eh.
So, Malrin din dito. Ganda ng kanyang itemization talaga. Pasok na pasok. Madumman. Bigay-bigagad. May re-pressure pa. Para mag-blink na lang ito, no? Para instant na makapag-ganon. Pwede. Pwedeng ganun yung kanyang gawin. Pero 10 seconds, mawala na yung HP Immortal. Ito na ba yung pagkakataon? 4BB team? Ako, namatay yung courier. Anong... Wala naman naman. Misaika, pero hindi siya makapili. Wala naman. Ayan, wala na nga. Aegis. Tormentor. Wala na. Sige, so talaga ibigay mo pa sa kalaban. Muna ibigay, hindi na makakabawi yung mga yan. O, oh, ito na. Mapapabilis dahil yung Satanic. Completed pa bigla para kay Snaking ang kanyang Satanic ngayon. With level 20 talent, ando na yung critical. Yan na nga yung Satanic, Snaking. Feeling carry na nga ito si Panlasang Pinoy. Para pwede pa mag-MKB Daedalus. Daedalus, pag nag-Daedalus yan. Diyos ko. Lumalaban yung buhay niya, sigurado, no? Pagka-BKB, Satanic niya lang mamaya. Kung makukuha yung Divine, parang medyo may ano pa, may pag-asa pa ng konti. Eto, nakuha kayo mo. Divine na? May Divine na yung Medusa. Hindi, yan na yun, last ito na yun, ito na yun, Divine! Last hura na yan, kung walang mangyayari pa dyan, alam mo na. Wala naman pinalitan sa damage item niya, Arcane Boots lang yung binenta dito for Medu, so mataas to. 1-7, yung ano, mana. Pwede. Ito na, Poly. Kakano ba ng bakbakan? Break. Now breaks the smoke. Instant blink out. But Storm managed to catch two here. It was on the back line. But now it's gonna be Snaking. Satanic Knight gonna be able to sustain himself. The damage is too much. Oh! Faika with the Doom over to the Lazy. Losing three right now for Falcons. Bet Boom. Nakaka-damage na. Divine ang solusyon. Wala palang damage ha. Ito, Divine. Ito, 4.9k damage for the Medu. Pero GPK MVP dun. Dalaway na atampot. Nakakaano pa? Nakakaliwanag. Nakakaliwanag pa. Hindi pa tapos to. Sabi ko naman kasi sa inyo. Over talaga to. Wala, dinudub pa din talaga yung Razor eh. Kahit nga naman mag-BKB Satanic ka. I mean, BKB... Re-pressure ka, doon mo gagamitin yung double BKB mo? Kanina kasi wala silang gantong potential eh. Yung kapag nakauna sila, makapatay. Pero yun o, the damage o, aray! Anong Satanic ka, Mirana? Ito, Satanic mo yung mukha mo. Bakat yung damage dito, no? Hindi na sila pwede maunahan na yun. Saan na patay yung center? Parang kinain ng lupa? Baka. Pero may aggrims din yung center eh. Parang feeling ko gusto niyang gawin, mang-save ata. Ayun yung nahit ni Medusa. Nawala na parang bula itong center doon, no? 65% na lang bigla yung win probability for Falcons. Nakabasag pa ng tier 2 middle lane. Bet nung dito, at least may nakukuha na sila sa mapa ngayon. Nakababana ka mo sila, at last. Ayun yun eh, magkakasabay kayo, nakababana tayo, pre. Hindi na tayo ipit. And kung ikaw nako. Yung Falcons dito, parang biglang kinailangan mo pa nung Hex. Eh, sabi ko naman si Paul ito eh. Si Bagay. Ay, na-pressure na rin. Game pa. Kaya na! Eto na. Kaso 700 lang yung gold, yung ano niyan, yung mana niyan. Hindi, may Shiba naman ah. Oo, oh, eh, kulang pa din. Kailangan mo ng Shiba ngayon. Kailangan mo ng konti yan. Ay, nagnal siya. Ayun, nagmana rin siya nun. Kumuha siya ng neutral item, 200 mana yan, di ba? Yeah, pwede. 300. Oo, kukulangin siya sa mana. Eh, nakasmoke yung Falcons. Gusto nang rin mauna. Huwag lang mamamatay yung Doom kasi kakabili lang nito ng Refresher Orb. Walang buyback to. 1-9 gold yung talaga, missing. Dito sila atake, no? Bibiglain pa rin sila. Falcons dito. Ano ang plano? Objective ba? O hero? Hero ata. Daytime. Imagine mo, wala silang inabutan doon sa ginawa nilang ikot. Oo nga, ganda ng ikot. Hero, no? Sa loob ng base ng Bedboom. Ang ganda ng ikot din ng Bedboom. Nakaramdam sila. Ito na, dito na. Kailangan tama yung talon ng GPK. And that gun is Storm. Zipping in Doom. Instantly aray! Over to the Razor. They have to climb. Amar saving the Razor just in time. And now the quickly initiation. Stun over the Doom. It's in the top of the For 70 seconds. They have the Stone Geese. No Psyche Dito was able to bring down Snaking. Four. They have the Glipner. They have the stun. Oh, controlling the Medusa. The Razor. Can he control as well by the Vortex? Satanic with the pressure. Or BKB once again for Marlin. Keeping himself alive. But the same thing with Psyche. Not for a stop out naman. So same thing, one hero down on both sides ang nangyari dito. What a cookie para dito sa may snapper ni Save. Kaya hindi napunta sa high grounds yun. Magpapakala ka rin ba naman ng Save kung hindi mo kayang mangligtas? Oo nga eh, sigurado tapos na to kung nagkataon. Naganda rin ang ginawa ni GPK, na-interrupt niya yung Razor eh. Piling ko kung dire-diretso yun, kapag BKB agad yung Razor, double ulti, patay na yun eh. Tinipid niya pa yung ano eh, yung refresher niya eh.
Kaya di pa siya wala pa siyang BKB ulit eh. Kahit yung ano, kahit yung Doom, hindi rin siya nag-refresh kagad dun eh. Ito ang maganda niya, Lolo. Tayan, may Roshan, third Roshan. Ito, makikita natin sa engagement natin eh, no? What a save by Centaur. Pagka ganyan, kalahati lang buhay oh. In-add to cart eh. Pero rito, sabi. Kinaladkad sa QC. Nasakay eh. Mm-hmm. Ang maganda pa doon sa cart kasi wala ka talagang damage doon eh. Hindi, hindi ka naman pwede damage yan nung click eh. And ito, pwede na sana mamatay si Saiga rito. Oy! Hey, teka lang, throw the talkie dito. Lalaban! And they managed to bring down the ET. Double bombing immediately for the side of Bedroom. That's more zipping in, catching two heroes. And that's how he's doing out. But again, with the cart, Amar saving the Razor just in time. Five back only for Crit. Can they continue the fight? Roshan is about to spawn in 1 second. And finally available, Aghanim Scepter included. Kailangan bantayan, Bet Boom dito, two heroes yung nag-buyback na so far. Grabe, no? Ngayon ko lang ito naramdaman yung cart ni Centaur na talaga nakakaligtas. Oo. May silat, no? Oo, maraming Centaur na nakikita natin yung Aghanims na ginagamit pero hindi nakakaligtas eh. Kasi hindi sila pwede yatang maipit dito dahil nag-shove yung bottom lane na wala bibi. Wala nga nilang depensahan yan. Pero ayaw mo rin yatang ibigay yung ano eh. Eh yun nga eh, magbimiroran kayo dyan. Eto na naman yung stun. Static link, Dominic Tama this time. And Saiga, Saiga! They're trying to build up the damage for him. And now he's buying the other Doom. Lumaban! Is out, has the buyback though. And Skeeter just standing his cover. The other Stone Gaze controlling him right now. The hero is down for Falcons. Skeeter is about to die. And that's gonna be 4 dead. Mirana is the only one left. But the control from GPK once again. Triple kill for Saiga. Walang mana pero may damage. Yung Lotus Orb. 12k yung dinamage ng Medusa doon. Nakala natin pwede na siya mamatay. Sumisigaw na yung mga plaka plus 1 bedroom dito sa likod. Hello? 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 Comeback Israel? Ito na ba yun? Pwede mamatay yung Medusa, no? Parang piling ko kinulang na isang disable eh. Ayan ho, nakalaban eh. Grabe naman eh, sumisigaw na yung mga Bedboom fanboys dito. Nakagalaw kasi siya, no? Nakapag-BKB gaze. Yun yung sumilat eh. Oo, and also yung mga 4-stop, pakain ng cookie. GPK, isa na bahala dun sa Razor. Ito yung Eh, dyan nakakaramdam din si Tito mo Mar... Ay, Mars tuloy. Si Tito mo Amar. Kaya naman pala may tiwala kay Storm bigla. Nakita mo naman yung kagahuli. Kumakamak pala. Eto na, Refresher Orb, meaning double Vortex Play na to for a Storm. Kung kailan naman dito na ang game to si Beth. Si Bibi, di mo? Ba't ba hindi ka naniwala nga kay Polly? Ewan ko, eto na nga yun. Lalapag mo na lang. Tamang under pa kayo. Ayan na nga, umaangat na. Kakambak pa yata. Okay. Third tower secured. Kanina nandun yung pressure eh, na pwede mong patayin yung Medusa. Pero ngayon, nagka-Aegis. Paano yung harapan? Nagka-Aegis. Hindi natin yung target mo ngayon. And also, GPK, nabuhay na sa pagkakalubog kanina. 25 na rin yan. Tsaka ito, props na rin kay Miero. Every initiation, every team fight, Razor talaga yung target for the Doom. Sarap ng live ads, boss. Alo. Ayun. Ilang ba live ads yan sa 1x? Kung dyan ka matatalo sa gantong game, yung comeback lang, di ba triggered kayo game 3 nyan in case? Eh, ako naman. Naramdaman ko lang naman. Ito nga yun. May pumitik sa puso ko. Times 17 times 15, sabi. Ay, solid nga yan. Kung mananalo. Sarap. Okay. So this time, Bet Boom, yung parang afford humawak ngayon ng mapa. Triangle for the side of Falcons yung kinokontrol nila dito ngayon. Kulay green kasi yung Falcons, parang idol spirit eh. Ayun. Dali na naman. Ito na nga. Aangat na. Ayan na. Ito na yung stun. Slowing down the Medusa. Babasag yan. Walang pakialam yan. May Aegis. Ang taas ng damage. Wala silang magawa dito. And stun after stun, ano pa yung static link arrow combination? The Skeever is staying off. Wala silang kunumit doon. Masa yung copy nito! May BKB case. And now BKB is torn. Kaya si Torwal pa niya up the BKB above. Mamatay ato to. Ito is down. Gonna bring it up to face down. A Vine Reaper is on the ground. There goes Miero. Finally out for 100 seconds. No buyback save. He's running. Even with invisibility, he'll be found there. Takes down a 3 from the side of Bed Boom. Walang buyback yung dalawa na yun. Sabi ko sa inyo, Falcons talaga to eh. Grabe naman yun. Ang tapang naman nun. Masarap lang yung odds. Yun lang.
Times 15 pa more! De, nakita mo yung diferensya? Kasi nung kanina lumalaban sila, ang lapit nila lahat. Kaya nga, ang layo nila. Hindi tuloy na cookie, hindi na four stop. At saka ang galing na ginawa ng Falcons. Nag-BKB agad yung nasa harapan. Oh, wala BKB, na vortex, wala na vortex. Yung Doom kasi pumasok, hindi naka-BKB na stamp ni Centaur. Ako po, parang Doom ko pala. Hindi ganyan. Hindi. Eto na nga. May buyback naman yung Medusa, pero wala siyang Divine. Yung Divine Rapier dito, naki-snaking. Eh, napaba yung damage niya dito? Nakatatong hitter na yung kalaban mo, may Divine si Snake. Oo, oh, yun nga eh. Kapag wala na, pwede hintayin yung Doom, 30 seconds. Kaso, mukhang hindi. May balak na dito yung Falcons. Falcons, again, gusto na naman magsimula dito ng gulo. And that's gonna be Milrax first for Skeeter. Ignoring them so far, Amar dito providing vision. It is daytime. Malaki-laki na kita ni Amar dito under the base. Alam nila hindi na magbabuyback to. And there goes the third tower. 13 seconds for the Doom. Mega grips. May 40 pa naman. Sige, may 40 pa. And fortification finally committed. 30 seconds. Kailangan ulit ng divine dito ni Saika. Hindi pwedeng ganyan lang. Nag-pop na ng Dragon Form. Skeeter is going for the set of racks. The last set of racks remaining for Bet Boom. Medu blinking in, Storm zipping in, pero dapat blink out lang yung Dragonite dito. Teka, yung base ng Falcons. One racks down na. Last na lang. Ang tanong kung aabot tayo dun sa Divine ulit siya. Kailangan niya ng Divine ulit, pero nakakatakot kasi yung Mirana may damage na rin talaga yan. Ano to, benta mo ulit yung Swift Blink mo? Hindi yata yung Swift Blink dyan eh, no? Ano ba benta mo dito? Hindi na lang dapat siya bumili. Hindi, hintayin mo na lang ulit dyan. Nanalo naman siya ng DR lang yung hawak eh. Hindi, hintayin mo na lang ulit dyan. Paparm mo naman yan eh. Yun na kasi talaga yung pinaka gusto mo mangyari. Once nakabili ka ng isang Divine, kung mamamatay ka, may insurance kang isa pang Divine. Isa pa, no? Yun yung ideal eh. Nag-collect na ako, nag-sweeplink siya eh. Ang daing wala sa item niya, may Aegis ka. May Aegis naman siya kasi kaya niya afford bumili pa ng isang item. Hindi, problema ka pa kung anong papalitan mo. Hindi, hindi mo mapapalitan ulit yan. Hindi, yung ibabababa mo yung pinapalit mong slot na item. Manta, pagka Manta, switch. Pwede, hindi yata. Ano yata? Dragon lang siya yata yan. Nakagamit ng BKB, palit mo. Mero, hindi na rin nag-save ng buyback to. Okta rin yung gusto nito. Okay, binili na rin eh. Wala na, isa-isa na nga din to. Diretso yung sila. Oh, may tinanggal na siya, yung Manta. Manta, okay. So, walang Manta style. Eka lang. Kailangan eh, kailangan niya talaga yung Divine. Pag wala kang Manta style ngayon. Sobrang vulnerable mo sa Orchid, Glyph na yun. Yung stun ka mo, may stun arrow ka. Hindi, kailangan, hindi ka talaga pwedeng ganun matapang sobra. Ibebenta niya dito si Inti pati si Doom na, no? Kailangan na nilang gawin ata. Kailangan nang mauna ng Doom. And oh, speaking of Doom, over to the center. Siya nagliligtas kanina pa. And that's gonna be a mark down. First casualty for the side of Falcons. Pabilisan lang for Bet Boom. Habol pa ba? Okay, nakita nila. Hindi, kailangan lang dumipensa. Nasindak din sila, may Divine. Nakita na nila yung Divine. Pa-MKB pa nga dito. Yung Mirana, naka-Divine. Tapos may item. Pag-MKB. Tsaka may Satan Nikti. Naku, lalaban na rin yan. So, antay ulit ng Roshan, most likely. Imagine it mo ha, ngayon tatlo na yung hitter nitong Falcons Bida dahil nagka-divide si Mirana. Hindi naman tayo binigo ng first series pa lang natin. First series pa lang to! Napakaganda. Diba? Ngayong araw, napakaganda ng bakbakan ating natutunghayan. And mamaya, mga siguro 6 a.m. siguro, abutin sila, Jules. Abot yan. Mga tatlong nga na siguro to. Ano game yan, eh? 3. May segment yung mga yun eh. Good morning, Quezon City! Come HG, sabi rito. Oh, and guys, inaaya na po kayo ni Marvin. High grounds daw, punta sa high grounds, sabi. Dito po sa may Quezon City, sa mga malapit po dyan. Pwede po kayo mag-drop by dito, guys. Mag-walk-in kayo para makabili kayo ng ticket, guys. Yan. Yon, ito, may pang-save na rin si Creed. Wind Waker available na. Wala naman nullifier for the side of Bedroom. So, ano to? Parasma? Parasma na lang. Parasma siguro yan, oh. Or mag-ex ba siya? Kanina, di ba nakita natin sa kanya, naka-queued up is yung refresher orb. Di niya na tinuloy. Okay. Hindi siguro sinesave niya na rin. Alam mo yun, parang kapag kaganto na yung state, buyback ang mapapapalalo. Buyback talaga, buyback talaga, oh. 55 minutes game. Eto na. Smoke play for the side of Falcons. Pumaling na naman yung question mark mo, idol. Sarap po talaga. At least game 1 natin. Basic lang. Basic lang yung game. Nag-pro-proc lang. Nag-pro-proc lang. Akala ko naka-ano na ako eh. Naka-panggulir ako eh. Hindi nag-pro-proc ng mga ano eh.
Kala ko na-break mo na yun eh. Na-break na eh, no? Wala. Palipat-lipat yan kay Polly, kay Rapi, sa kay Sir Jules. Mamaya, huwag niyo ang kakamayan si Sir Jules. Iwas-iwasan niyo muna. Pag may tier 5 item na, good luck sa bibi nyo, sabi rito. Ito rin naman ang gusto ng Falcons. Imagine mo, sila makakasecure ng Aegis, yung Mirana magka-Aegis. Pwede rin. Pwede. Oo. Pero corno ito, talaga yun eh, corno eh. May damage na yun, hindi na biro yun. At may network ganyan, mas mayaman pa nga siya kay Doom pati kay Storm dahil dun sa Divine na nadampot. Hindi naman si Rapia na hindi nagka-item sa post. Oy, 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 oy. Tahimik na lang natin, tira pa dun sa gilid. Ah. Oh, Parasma, kompleto na para din sa may Storm Spirit. Okay, buyback status for now, walang buyback, Medu, yun lang. Si Mirana, wala din. Ito pa, si Hoodwink. Snapfire and Doombringer, mga walang buyback. That is to mga to kasi gold lang, naman yung kulang. Yung Medusa talaga, down for 2 minutes and 30. So di talaga afford na mamatay pa ulit yung Medusa. Teka, dito. Teka, isusugal mo ba talaga sa Roshan? Parang... Ang hirap. Si Save ba? Si Save, hindi ba pwede siya ditong maging ano na rin? Core, carry, parang ganon? Yung iba Snapper? Yung, iba yung kinuha niyang facet eh, yung sa Scatter Blast to eh. So, usually talent neto, looting sa pieces. Pwede pa rin naman, pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman eh, no? Wala naman binagay. Ricochet, wala lang ricochet. Pag nag 30 ka? Pwede, oo. Kasi 30. Kinuha niya ng talent, puro pieces na to eh. Yun naman talaga eh. Yun talaga kinukuha, as in pag-support eh. Parang mid, lakas din, no? Yung kisses. Pag mid ka lang naman, yung tipong naka-Daedalus Gleipnir ka, yun lang ata talaga yung kailangan mo, yung... Scatterblast, yung multi-shot. Oo. Ah, Scatterblast, ano, Lil Shredder. Lil Shredder. Pero yan na nga. Pero ba't kayo DK nila, binigay yung Aegis? Mukhang DK pa rin, naharap. Para bumasag. Tsaka ano pa naman eh, may isa pa siyang item talaga na pwedeng ibaba. Power para threads. Bumasag din siguro, yun na rin siguro yung nangyayari. Ano lang ba to? Isang milirax na lang ba to yung natitira for the Sarah Beto? Oo. Pinorty. Aha, hindi, may 40 naman na ulit. Range Rocks pa. Okay. Ito na yung huling ura dito. Ayaw nga, Range Rocks nga, no? Yung natitira. Sarap. Ito na, magkakabanggaan dito. Meron silang vision, kaya gusto nila dyan. Oo, mas okay na unahan mo na. Kaso nga lang yung DK na naman yung nauunahan na may hawak ng Aegis. Ayaw na yata nila yan, ayaw na nilang pumunta dyan. Nakakaramdam sila. Almost 2 minutes remaining for the tier 5 items. Isa to sa pwede maging goal sa magkabilang side. And now Storm, Doom found the Dragonite. And Lota Skitter quickly melted down. Doom over to the center. They tried to manage to hold down Amar. But the Saladin for Malin holding down Miero. Earth Splitter connects. But they have the Satanic healing him up. Malin dito still fine. And now for the Razor. Static Link once more. Available Vortex to hold him. Dragonite ultimate activated. Medusa is about to die. Can they save him? No! He's dead for 2 minutes. Game might be over right now. Kaya ba tapusin na ng Falcons? Mukhang tatapusin na nga nila yan. Pero hindi, magkaka-buyback 20 seconds for the Medu. Kaso nga lang yun, DR has been dropped again for the second seconds? Time around. Save dito with the Fire Snap Cookie. 16. Repositioning himself. Vortex on the 2. GPK doing his best to try and bring down Staking with BKB. 10 seconds. He'll be fine. Fortification, the last one for the side of Bed Boom. Can they hold the ground? Last tier for standing. Five. He's about to be destroyed. And there goes the Snapfire. Meron na, meron na buyback. To start things off into the Doom. Over to the Dragonite. And look at the... Oh! The Doom for the Throne! Dito ba sa kapopo? Falcons! Nirekta! Tapos ang Dota! Inaasa lang yung mga times 50 na times 50. And BB team eliminated, guys! Falcons! Magpo-proceed pa sa ating lower bracket semis. Grabe naman tong Falcons. Pero ito na yung pinaka-grabbing hold ng BB, no? Parang, alam mo nang going one-sided to eh. Nag-20k gold dito, nag-30k. Tapos maka-comeback one time. Ano mo, yung nakita mong liwanag nung nagka-divine, hindi natuloy. Papatayo ka talaga dyan. Okay. Okay. Palitan muna ng mga players. Ito, Wittix na agad. Pero respect din sa BB, no? Ang ganda, ang ganda naman. Imbis na boring na unang series ng TI ito, naging interesting pa eh. Napaganda yung game to. Kamayan muna, syempre. So, magdederederejo pa rin yung Falcons. Patuloy yung kanilang lipad dito sa may lower bracket. Meanwhile, BB team, the last CIS team dito sa ating tournament, magpapaalam na naku po, kalungkutan para sa kanila. Ay, may pinapabunod sa akin, no? Ano yung pinapabunod? Oy. May mananalo dito ng t-shirt. Kasama ba tayo dyan? Sa mga nagpredict yata ng BB yan. Ay, ng Falcons. So,
Ang t-shirt to. Ah, yung Teka lang, kinakaligot ko eh. Parang... Yung refresh. Parang may beat eh. May nag-iisang kulay pula eh. Ito ba yung pipiliin ko? Okay, piliin mo na. Habang wala pa nangyayari dito guys, piliin muna kami ng mananalo. Isang mabilisan lang. Win in front of the home crowd. How does that feel? It's very special. I didn't really know how I was going to react playing here. The days leading up, like just being in my apartment and then going straight to TI, it's crazy. I'm hearing a lot of support from the crowd, which must be nice, but how do you keep your head in the game during this match? Because it got pretty crazy. Yeah, I think, I mean, we're a very composed team. I think it helps. We have experienced players like, that are very good at it. The booths are also very soundproof, so that helps. Yep, soundproof boost will certainly do the job for you. And of course, you talk about experience, but of course, you also have Malrine here as well. This is his first TI main stage. What was it like for him? You know, he seemed so cool, calm, and composed coming into these lanes and just demolishing. You know, was that because you guys were helping him out, supporting him, or is he just a cool character? I think Stas is just a person that's... It's kind of up to him. I mean, we obviously try to help him as much as we can, but he is just... He's such like an energy bomb, and it's kind of just up to him on the day to just be there. And today he just decided to show up and be the best player in the world. He certainly did. Absolute performance from him and all of you, to be honest. Congratulations. And of course, there's more work to be done. Who would you rather face in your next lower bracket game? Is it Cloud9 or is it Liquid? Well, I don't really know Cloud9 players that well, and I'm good friends with Blitz. So I'd say I'd rather play Cloud9 so Liquid get top three. All right, Crit, thank you very much. Ladies and gentlemen, Copenhagen, give it up for your local legend, Crit! Alam, Toskoy na naman eh. Back to the panel. Hindi na, yun na SA. Oo, sino nabunot mo, Kimo? Taka lang, ito, may nabunot na kami. Pag-tro pa yan, nabunot na ulit ah. Macho ba to? Macho Santos? Who is Macho Santos? Yan, congratulations sa'yo, Boss Macho. Macho Santos, are you there? Ikaw. Meron ka dito ang The Armory Refresh Summer Collection. Yun! Pumunta lang dito, nagka-t-shirt pa, ano? Hmm? Oh, may crop top daw yan, sakto. Ah, crop top ba to? Oo, suot niya. Crop-top. Pero again, sa may The Armory naman, ito yung kanilang bagong labas ngayon. TI 13 Hoodie Jacket, no? Ayun, ay, no? Napakaganda. Pondo Balexi. Ah, ito. Hindi ko alam kung paano may claim to, baka hanapin pa kita. Yan, mamaya, bibigay sa'yo sa mababayan. And also yung likod. Ah, Macho Santos, nandito ba? Teka lang, baka wala rin. I-re-rebunot ko to. Bigay nyo na lang mamaya. Ah, wala yun, wala yun, wala yun, wala yun. Akyat daw, akyat. Ah, kailangan matanggap pa sa ano. Kailangan matanggap mo pa alay ba? Sayang, no? Pero muntik, no? Nakaano rin ng puso kasi may chance ka pang gumintry. Pwede pa sana yan, no? Pa-comeback na eh. Medyo nagbadali lang siguro talaga. Umangat ka agad. Hindi, yung, alam mo yun, yung preparation nila dun sa second attempt ng high ground, yun yung nagpatalo eh. Since nga nananalo sila ng magkakadikit, humiwalay eh. Oo. Ayun, ito na nga, si Boss Matthew. Siya nga nanalo. Dito ka muna, Boss, sa likod. Boss Matthew, pwede ka na. Yan, crop top daw yan. Sakto, sakto. Sakto! Congratulations ulit, boss. Uh-oh. Enjoy watching, ha? Ayan. Thank you, thank you. Meron pa tayo MVP dyan, Derek? Ayan. Kung may MVP ka dito. Sino? Malrin pa rin, no? Mm-hmm. Lane dominance, oh. Yung buong rotation niya din sa mapa talaga. Talagang damay-damay yung punishment, no? Binaog yung Storm. Pinatay yung snapper sa baba. Tinamay si Doom. Kaya nga eh. Mm-hmm. Pwede rin sana si Mirana, ano, kung sakali. Medyo walang yari yung naging performance doon. Itong si Snake. Hindi, maganda naman yung mga araw niya. Tapos yung item selection niya ba? No, yung pagka drums, bumuli ng solar, nag-support. Then biglang nag-BKB to sa Tanik eh. Tama. So yun nga, nung nakuha nila yung Divine na naging chance sana, eh naging kalbaryo rin nung BB team bandang huli. Pero yun nga guys, tapos na yung series natin. Falcons, magpo-proceed. Top 6 secured. 4 Falcons. Habang ito namang BB team, eh, mamamaalam na sa ating tournament. Pero next series natin, isa pang mainit na bakbakan sa may lower bracket, Aurora. And also, etong Extreme Gaming, another region na magpapaalam. Ayun nga eh. Cool. Parehong ano to? China ba or Southeast Asia? Parehong ito na lang natitira sa region. Tama. Sa China, Extreme, Southeast Asia, etong Aurora. Mm-hmm.
And ayun na nga guys, mag-break lang kami saglit, pero kung may mapakikita man yan sa may clean feed natin, mapakita na lang din natin na online. Pero kami dito ni Polly Kimo, magpapaalam muna. Pagkabalik natin, Cloud Aurora vs. Extreme Gaming. Huwag po kayong alis. We'll be right back, mga sir. Yo. Put together some really great performances. What went wrong in this series, just briefly? I mean, I guess we were just forced. First game, we had the kind of free lanes, and we couldn't really like make move first, I guess. And the second game, we just got crushed from lanes, from bot and mid, and the game was hard from that point. But you guys were so close to pulling it back. It was a fantastic series. Did it feel a little unlucky to bump into your year-long enemies, Falcons, here in the lower bracket? I mean, I guess you can call it unlucky, but anyway, if you want to win tournament or like get to super far, you have to beat everyone. So that's just life. So this season, I